Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 391. Sa katunayan, ang mga eksperto na ito mula sa ibang mga bansa ay nagkaroon lumipas sa huling ilang taon. Ang ilang panitikan ay na-update sa ikatlong edisyon, ngunit ang data na nakarehistro ay ang unang edisyon. At tungkol sa nabanggit na panitikan, ang orihinal na may akda ay sinabi na nagkamali siya sa kanyang tesis at tinanong ang lahat na huwag itong banggitin. At dito, maraming mga eksperto at scholar sa paligid ang nakatuon ang mga nilalaman ng ulat ng tesis ay nasa sabik. Ngunit kapag binigyan ng pansin ng lahat ang pangkaraniwang mga detalye na mabilis lamang nilang nakita, maraming mga loopholes ang natagpuan. Kahit sina Gregory Clark at Ella Graves ay nagulat sa pagkakaroon ng isang mas malapit na pagtingin sa ulat ng tesis. Ang ulat ba ng tesis ay naglalaman talaga ng mga resulta ng ibang tao ang pananaliksik? Dahil hindi alam ni Jensen Carlson kung aling panitikan na ang mga tesis at data na ito ay nabanggit mula sa, kung bakit hindi ito binago ng walang kamali-mali at ito ay ang naging pinakamalaking loophole. Tumingin ulit si Ella kay Harvey York, tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Puno ng paghanga ang kanyang mga mata at pag-idolo sa kanya. Hindi ito magiging isang malaking deal kung ang isang Tagaloob ay makikita sa pamamagitan ng mga loopholes na iyon. Ngunit ang mga eksperto na naruroon ay hindi. Sa halip, isang Tagalabas ang nakakita sa pamamagitan ng mga bahid sa ulat at tinukoy ng eksakto kung ano ang mali. Masyado siyang magaling. Praktikal na makapangyarihan. Nagyelo si Jensen. Gusto niyang siya ay sawayin, ngunit parang naramdaman niya na ang kanyang lalamunan ay nanuyo. Ako ang mag-aaral ni St. Clark, paano ako magawang binugbog ng isang Tagalabas? Ibinaba ni Jensen ang kanyang personable at kagalang-galang na saloobin mula sa dati. Ang kanyang ekspresyon ay kahabag-habag, kasing lamig ng yelo. Ikaw ay isang Tagalabas lamang. Paano ka magkakaroon ng kaalaman tungkol sa mga bagay na tulad nito? Ako ay nakapag-kolekta ng data nang sinimulan ko ang aking pananaliksik at hindi kailanman nagbago kahit ano mula pa, ito ay normal. Ang pagbibigay sa akin ng problema dahil lamang sa nabanggit na panitikan. Maaari mo lamang patunayan na nagtrabaho ako dito sa likod ng mga saradong pintuan, ayaw gumawa ng pag-unlad. Hindi mo masasabi na ako ay nag-plagiarize ng ibang trabaho ng tao. Ito ay paninirang puri, at pagpakalat ng maling chismis. Sinisira mo ang aking pangalan. Gusto mo lang sirain ang aking pananaliksik na inilagay ko sa aking puso at kaluluwa. Ang iyong puso at kaluluwa. Nag-shock si Harvey. Paano niya nasabi ang isang bagay na tulad nito sa puntong iyon? Totoo si Jensen ay walang kahihiyan. Naalala ko lang ang tungkol sa proyektong ito ng pananaliksik mula sa isang sandali. Ang Grandmaster sa Country Edge, minsan sinabi sa akin ni Sr. Oscar Armstrong ang tungkol dito, ngunit naisip niya na ang posibilidad ng proyektong ito ay hindi mataas iyon at ibinaba niya ang pananaliksik. Hindi mo pinaghirapan ang pananaliksik ni Sr. Armstrong, ginawa mo. Lahat ay huminga ng hangin nang sinabi iyon ni Harvey York. Kung si Gregory ay isang higanti sa mga kalalakihan ng medikal na propesyon sa lahat ng Southlight, pagkatapos ay si Oscar Armstrong ang hindi masusukat na rurok ng sinabing propesyon. Ang isa lamang na itinuturing na Grandmaster. Ngunit siya ay nabubuhay sa pag-iisa sa mga nakaraang ilang taon, at walang kahit isang bakas sa kanya na matatagpuan. Hindi siya kasangkot sa propesyon ng medikal, may mga chismi sa kanya na muling gumaling ang kanyang katawan sa ibang bansa, kahit na mga alingaw-ngaw sa kanya na lumilipas. Pagkatapos ang taong ito na lumabas mula sa wala ay binigkas ang pangalan ni Sr. Armstrong, at sinabi yun ang mga resulta ng pananaliksik ay sa kanya. Ito ay nakakagulat na lampas sa paniniwala. Ang mga iskolar at eksperto ay nakatingin sa bawat isa na naguguluhan. Pagkatapos ay may isang tao sa karamihan ng tao na bumalik sa kanyang katinuan. Ang Sr. Armstrong ay isang kilalang tao sa bansa H. Kahit isang 3 taong gulang ay narinig ang kanyang pangalan.
Ikaw ay hindi maaaring akusahan si Dr. Carlson sa pamamagitan lamang ng nagdadala nito. Tama, sa katunayan, si Sr. Armstrong ay naging kasangkot sa hindi mabilang na larangan ng propesyon. Doon ay walang pinatunayan kahit na ito ay talagang isa sa kanyang lumang pananaliksik. Oo, hindi nakuha ni Sr. Armstrong ang kanyang mga resulta sa sinabing pananaliksik, ngunit ginawa ni Dr. Carlson. Maaari lamang ibig sabihin nito na ang talento at kaalaman ni Dr. Carlson sa larangan ng medikal ay dapat katakutin. Ano ang naiintindihan ng isang tagalabas na katulad mo? Hindi mo lamang masasabi ang mga bagay na tulad nito upang masira ang isang reputasyon ng tao. Ang mukha ni Jensen ay kasing berde ng damo. Malamig niyang sinabi kay Harvey, "Harvey, itigil ang pakikipag-usap na walang kaparerekan. Walang sino man dito ang maniniwala sa iyo. Pinag-uusapan mo ang tungkol kay Sr. Armstrong tulad ng alam mo siya mismo. Aaminin ko na walang Sr. Armstrong akong inirerekomenda. Hindi ako magkakaroon na nakatayo na ngayon. Ngunit ano ang bagay dyan? Ito ay ang pag-aalaga ng mga nakatatanda at ipinagkaloob sa mga junior sa larangan ng medikal. Para sa iyo na paninirang puli ito sa akin at puro lamang walang kaparerekan." Kabanata 372. Pinilit ni Harvey York ang isang ngiti at sinabi, "Si Sr. Oscar Armstrong ay isang diyos sa mga kalalakihan. Kung siya ay bumaba ng isang pananaliksik na naisip niya na hindi magagawa, bakit bibigyan ka ba niya ng mga payo tungkol dito? Ipinapahiwatig mo ba na sinusubukan ni Sr. Armstrong upang e-frame ka sa likod ng iyong likuran? Ikaw," itinuro ni Jensen Carlson si Harvey, nagyelo ang mukha niya higit sa, "Tatawagan ko ngayon si Sr. Armstrong upang patunayan iyon nagbubuga ka lang ng paglapastangan mo." "Ano, tatawag kay Sr. Armstrong?" Si Director Carlson ay may telepono ni Sr. Armstrong. "Narinig ko na walang nakikipag-ugnay kay Sr. Armstrong sa bansang ito. Paano si Director Carlson ay may paraan upang gawin ito?" Kahit si Gregory Clark ay nabigla, hindi niya iniisip na ang kanyang mag-aaral ay magkakaroon ng koneksyon kay Sr. Armstrong. At ang proyekto ng pananaliksik ay talagang ang ideya ni Sr. Armstrong. Salamat sa Diyos, tunay na isang pagpapala na magkaroon ng isang mag-aaral na tulad nito. Nang walang pangalawang pag-iisip, si Gregory ay nag-ayos at sinabi, "Jensen, pupunta ka ba sa pagbubuga ng kalokohan ng isang tagalabas na ganyan?" "Sinasabi ng mga alingaungaw na si Sr. Armstrong ay gumaling sa ibang bansa, dapat alam mo iyon. Hindi magandang abalahin ang kanyang pahinga." "Tama, narinig ko na ang katawan ni Sr. Armstrong sa nagdaang mga taon ay lumala. Mas mabuti na hindi abalahin siya. Director Carlson, huwag magmadali. Hindi ito gagawa ng mabuti para sa iyo kung ikaw ay makagambala sa kanyang pagtulog." Ang mga tinig ng mga tao ay nag-iisa. Si Sr. Armstrong ay higit sa 80 taong gulang at nabubuhay sa ibang bansa. Ang pagtawag sa kanya sa sandaling iyon ay sa katunayan hindi naaangkop. Tulad ng tungkol sa kalokohan ni Harvey, mas mahusay na lamang na tretuhin ito ay tulad ng biro. Hindi siya mula sa larangan ng medikal, paano niya makilala si Sr. Armstrong? Hinawakan ni Jensen ang kanyang kamay ng isang ekspresyon na kasing lamig ng yelo pagkatapos ay sumulyap kay Harvey. "Kung hindi ako tatawag ngayon, ang isang tao ay iisipin na talagang nilabag ko ang akademikong integridad. Huwag sinuman sa inyo ang subukan na pigilan ako sa ngayon." Kinuha ni Jensen ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero, pagkatapos ay agad na ipinakita sa karamihan ng tao ang kanyang screen ng telepono. Biglang may pangalan si Oscar Armstrong na lumitaw sa screen ng telepono. Lahat ay nanginginig matapos makita ito, medyo ilang mga tao ang umiiyak ng luha ng kaguluhan. "Oh, Sr. Armstrong, ang mga eksperto at iskolar ay magkatulad na sumasamba sa karakter na ito ay hindi mabilang." Ang pakinggan ng kanyang tinig sa sandaling iyon ay isang pagpapala ng buhay. Ang mga tuhod ng mga taong nakatingin kay Jensen ay malapit ng sumuko at lumuhod.
Nakaramdam si Jensen ng naka-refresh na pagtingin sa mga taong humahanga sa kanya. Ngunit ang kanyang tawag ay nagring ng isang dosenang beses, ito biglang naghang up sa mga tunog ng isang hindi nasagot na tawag. Si Jensen ay nagyelo sandali ngunit siya ay agad na bumalik sa kanyang katinoan at ngumiti. Lahat parang si Senior Armstrong ay nagpapahinga ngayon. Kung gayon, huwag natin siyang abalahin sa ngayon tama. Ito ay isang kasalanan na maabala siya kapag nagpapahinga na siya. Ang katotohanan na si Director Carlson ang tumawag sa harap ng lahat ay sapat na patunay na sa katunayan ay gawin ang mga bagay na bukas at prangka. Tama iyan. Naniniwala kami kay Director Carlson. Mangyaring huwag abalahin ang nakatatanda. Ang mga eksperto at iskolar ay umuungal sa mga sorpresa. Nang mapatingin sila kay Harvey, sila ay puno ng galit. Ang taong ito na lumabas mula sa kung saan ay kailangang gambolin ang pagtulog ni Senior Armstrong, ang diyos ng medikal na nagpapahinga ng maayos tapos magambala para sa isang maliit na bagay na ito. Ito ay tunay na hindi mapapatawad. Natuwa ang mga tao na hindi nagising nang tawag si Senior Armstrong sa kanyang pagtulog. Kung hindi, sino ang nakakaalam kung gaano sila nagmamalasakit sa partikular na bagay na ito? Nagpakita din si Ella Graves ng kaunting pag-alala habang sinasabi, "Harvey, hindi ka dapat nakikipag-usap tungkol kay Senior Armstrong." Ang matandang lalaki ay may mataas na katayuan sa larangan ng medikal. Nakita ni Jensen ng sandali kung saan nagmamalasakit pa rin si Ella tungkol kay Harvey at siya ay nagalit. "Harvey, wala ka bang patunay? Kung hindi mo ito maipakita, pagkatapos lumayas ka na dito." Ngumiti si Harvey at kinuha ang kanyang telepono. "Nag-dial ka kay Senior Armstrong at hindi sinagot, tama. Tatawagan ko siya para sa iyo." Sa ilalim ng paningin ng lahat, si Harvey ay mayroong telepono sa isang video call. Kabanata 383. Ang lahat ay malinaw na nalilito nang makita nila ang pangalan sa telepono ni Harvey York. Ang pangalan ay ipinakita bilang numero at hindi ang totoong pangalan ni Senior Armstrong sa screen ng telepono ni Harvey. Tumawa si Jensen Carlson matapos makita ang pangalan. "Sa palagay mo ang pagtawag ng isang random na numero ay maaaring patunayan iyon na talagang tumatawag ka kay Senior Oscar Armstrong?" "Siyempre hindi. Kung gayon bakit ka pa rin nagpapakita?" Ngumiti si Harvey. "Hindi ako katulad mo, nag-dial ng isang random na numero at sinasabi na ito ay si Senior Armstrong." Sa gitna ng pagsasalita ni Harvey, ang kanyang telepono matagal nang tumunog ng pagputol ng tawag sa kanya. Malinaw na ang tao sa kabilang panig ng telepono ay nakahang up sa kanya. Walang pagsasalita si Harvey, "Ano ang nangyari? Hindi niya sinagot ang tawag ko." Nagyelo si Jensen matapos itong makita at pagkatapos ay tumawa ng malakas nang bumalik siya sa kanyang katinoan. "Hindi ba sinabi mo na tama ang iyong numero? Bakit kanya ni hang up din? Huwag mong sabihin sa akin na iyon si Senior Armstrong, sa kabilang panig ay nasa isang masamang kalagayan at naghang dahil doon. Tingnan ang oras natin ngayon. Ito ay 9:00 PM dito, ngunit 11:00 PM sa Australia. Dapat ay si Senior Armstrong ay nagpapahinga na ngayon. Huwag sabihin sa akin ang iyong numero ay peke. Kahit na totoo ito, walang paraan na pipiliin niyang paniwalaan. Harvey, hayaan mo akong bigyan ka ng aralin ngayon. Dahil hindi ka mula sa aming larangan ng medikal at wala kang kaalaman tungkol dito, pagkatapos ay itigil ang pagpapatakbo ng iyong bibig tulad ng ginagawa mo ngayon. Tungkol dito, dahil nais ng aking guro na humingi ka ng tawad sa mga pahayagan, kakalimutan ko ito at iisipin na bulag ang aking mga mata sa lahat ng nangyari dito. Ngunit mula ngayon, ang aking medikal na seminar ay hindi maligaya ang pagtanggap sa iyo. Mangyaring agad na umalis, magmadali kang lumayas dito. Naririnig mo iyon, bata? May nagtuturo kay Harvey, layas. Si Dr. Carlson ay kumilos na nanunuya. "Kung ito ang sa akin, gagawin kitang lumuhod at humingi ng tawad." Malamig na sinabi ni Gregory Clark, "Ella, anong uri ng tao ang nakikilala mo?"
Sinabi ko sa iyo bago ka pumasok sa trabaho sa Provincial People's Hospital, babalaan kita. Mas mabuti na putulin ang iyong relasyon sa taong ito. Kung hindi, kukunin ko kailangang paalisan ka. Guro, mangyaring huminahon. Huwag magalit. Huwag magalit. Nagpanik si Ella Graves, mabilis siyang sumugod patungo kay Gregory Clark. Ang aking kaibigan ay isang baguhan lamang, hindi niya alam ang tungkol sa mga bagay na ito. Mangyaring huwag magalit, Guro at Senior Carlson. Umihingi ako ng paumanhin para sa kanya, kukunin ko kahit na tretuhin kayo sa isang pagkain ng ilang oras pagkatapos. Malapit nang yumuko si Ella kay Jensen bilang tanda ng paghingi ng tawad. Naglakad si Harvey at agad na pinigilan si Ella mula sa paggawa nito. Jensen Carlson, alam mo nang mabuti kung mayroon kang ninakaw na mga resulta ng pananaliksik ni Senior Armstrong. Si Harvey ay may isang ekspresyon na malamig na yelo. Nasa ibang bansa si Senior Armstrong, hindi patay. Malalaman niya ang tungkol sa nangyari ngayon, maaga o huli. Umismid si Jensen at pagkatapos ay sumulyap kay Harvey. Harvey, panuulin ang iyong bibig. Ako ay naging magalang sa iyo. Huminto ako mula sa paggawa ng mas maraming responsibilidad dahil ang aking junior, si Ella ay binibigyan ko ng mukha. Gaano ka katapang sabihin ang isang bagay na tulad nito ngayon? Hindi mo pa rin mapagtanto kung may ginawa kang mali. Kahit sana ikaw ay magkaroon ng magandang kaugalian. Handa kong kalimutan ito. Gusto mo talaga na gawing mas masahol pa ang mga bagay. Sa puntong ito, gagawin mo at humingi lamang ng tawad sa mga pahayagan. Pagdating ng oras na iyon, babayaran kita sa pagsira ng aking reputasyon. Maaari ka ring magbayad. Sa paghusga sa kung paano ka nakakadismaya, nagdududa ako dito. Kasabay nito, tinuturo ng lahat ng kanilang mga daliri si Harvey, hinahamak siya. Ang bata na ito ay walang pinag-aralan. Itatapon niya ng malayo ang kanyang kahihiyan para lamang magpakitang gilas. Nasaan ang kanyang ugali? Paano ang isang tao tulad nito na maaaring makadalo sa isang eksklusibong kaganapan? Sinabi ko na sa iyo na hindi dapat hayaan siya ni Director Carlson na umalis ng ganito kadali. Ang isang taong tulad nito ay dapat turuan ng isang malaking aralin. Biglang tumunog ang telepono ni Harvey York, isang tawag sa video ang nakikita na nakapop up sa screen. Kabanata 374. Ipinakita ng screen ang pangalan ng numero ngunit walang pangalan ni Senior Armstrong, ito ang numero na dinayal ni Harvey York. Tinanggap ni Harvey ang tawag sa video ay matagumpay na konektado sa lalong madaling panahon. Isang matandang lalaki ang lumitaw sa kabilang panig ng screen. Nakikita siya na nakasandal sa upuan, ngunit may dalang isang malakas na aura sa kanya at pagkakaroon ng isang malawak na dami ng kaalaman. Parang nagising lang siya mula sa kanyang pagtulog, siya ay nakasuot pa rin ng pijama niya. Kahit na, ibinigay niya ang impresyon na siya ay puno ng enerhiya. Diyos ko, ito ay ang Grandmaster ng Bansa H. Ang Diyos sa larangan ng medikal, si Oscar Armstrong, Senior Oscar Armstrong. Lahat ay maririnig na napasinghap sa hangin pagkatapos tumingin sa screen ng telepono ni Harvey, lahat sila ay naguguluhan. Ito, talagang Senior Oscar Armstrong. Oo, naitindaan ko siyang may nunal sa kanyang noo, siya talaga ito. Isang tao sa karamihan ng tao ang bumulong sa kanyang sarili, ngunit sa sandaling iyon ay kasing lakas ng isang biglaang tunog ng kulog. Ang karamihan ng tao ay natulala. Paano nangyari ito? Walang sino man na gumawa kahit sino na pamahalaan upang makipag-ugnay kay Senior Armstrong. Niloloko ba sila ng kanilang mga mata? Medyo ilang mga tao ang sumampal sa kanilang sarili sa mukha at tingnan kung nangangarap sila. Ang sakit na naramdaman nila mula sa kanilang sariling mga sampal ay tiniyak sa kanila na sila ay hindi. Si Jensen Carlson ay nagyelo. Pag tiningnan ang kanyang mukha ay parang tulad ng kumuha siya ng isang kagat sa tae, tunay na kasuklam-suklam. Hindi napansin ni Gregory Clark ang ekspresyon na iyon, ang ginawa ni Gregory ay hindi sinasadya na lumakad patungo sa screen ng telepono ni Harvey. Senior Armstrong, ako ito, si Gregory. Ikaw ba natandaan mo pa ako?
Si Senior Armstrong sa kabilang panig ng tawag sa video ay nakalimutan at nagbigay ng isang mahabang pag-iisip, Gregory. Kilala kita. Naaalala ko mga 20 taon na ang nakalilipas noong nagbigay ako ng mga aralin sa Medical University ng Bansa H. Dumating ka sa ilan sa aking mga aralin, at nagtanong sa akin ng ilang mga katanungan. Nasa loob ka kalakasan ng buhay dati, parang mayroon ka ring mas matalino. Mukhang nakakuha siya kasama ang isang matandang kaibigan. Magalang na sinabi ni Gregory, hindi, paano ko rin magagawa ihambing sa iyo? Ikaw ang tunay na nakatatanda sa larangan ng medikal. Nag-alinlangan ang mga eksperto at iskolar kay Gregory noong sinabi niya ang mga salitang iyon. Sa sandaling ito, ang kanilang mga wika ay mahigpit na nakatali. Tila ang matandang lalaki sa video call sa katunayan si Oscar Armstrong, ang paghuhusga sa kung paano si Gregory kumilos. Kung ang matanda ay hindi naisip ni Gregory ay, sasabihin niya agad. Para dito kung bakit pinalaki ni Gregory ang nakaraan, ito ay ngunit isang pagsubok upang makita kung ang tao sa kabilang panig ay ang tunay na pakikitungo, tama. Wala silang pag-aalinlangan sa sandaling iyon na ang matandang tao sa tawag sa video ay talagang ang tunay na si Senior Armstrong. Parang si Gregory ay magtatanong pa ng mga katanungan, ngunit pinutol na siya ni Senior Armstrong at tinanong ng isang naguguluhang mukha, hindi ba ito kay Harvey numero ng telepono? Bakit ikaw ang tumanggap ng tawag? Siguro nakakakuha ako na namalik mata at nabasa ang numero ng mali. Naghahanda na si Senior Armstrong na ihang ang telepono nang siya ay nagsasalita. Sa sandaling ito, ipinukos ni Harvey ang kamera patungo sa kanya at ngumiti. Hoy matandang lalaki, hindi ba halos 5 taon na ang nakalipas? Mukha kang mas bata sa mas mahaba kang nabubuhay. Nabigla ang lahat matapos marinig ang tono ni Harvey na nakikipag-usap kay Senior Armstrong. Ano ang tinawag niya kay Senior Armstrong? Matandang lalaki. Handa na ang mga tao na suntukin si Harvey York para sa kawalang respeto kay Senior Armstrong. Ngunit sa sandaling ito, ngumiti si Senior Armstrong. O Harvey, 5 taon na mula nang tinawagan mo ako. Mayroon ka ba talagang maraming mga opinyon tungkol sa akin? Ako ay hiniling lamang sa iyo na maging apo kita. Mabuti na lang na tinanggihan mo ako, ngunit hindi mo ginawang panatilihin na makipag-ugnay sa akin. Medyo maliit pa siya pero ngayon, walang pagsasalita si Harvey. Matandang lalaki, ang iyong apo ay 10 taon lamang. Kahit na hindi mo kailangang mag-save ng mukha, mayroon pa rin akong dangal na aking pinuprotektahan, alam mo. 15 taon na si Holly ngayon, magagawa na niyang magpakasal sa isang tao pagkatapos ng 1 taon. Hindi ba tungkol sa edad para isaalang-alang mo? Matandang lalaki, kung patuloy mong pinag-uusapan ito ay maghang ako ng telepono. Madilim ang mukha ni Harvey na parang gabi, tumitingin ang lahat, paano kung sa tingin nilang lahat na ako ay ilang uri ng pervert? Sa katotohanan, lahat ay tumingin kay Harvey tulad ng nakita nila ang multo. Ang apo-in-law niya, tumingin sila kay Senior Armstrong. Ang taong nakatayo rito, nababagay ba siya? Ano ang nangyayari? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 395. Ang karamihan ng tao ay nakabukas ang kanilang mga mata at ang kanilang mga panga ay bumagsak, hindi makapagsalita ng isang salita. Ang isip ni Jensen Carlson ay sumabog at dahan-dahang pumihit siya. Ano ang nangyayari? Ang taong Harvey York na ito ay hindi lamang nakakaalam kay Senior Oscar Armstrong, ngunit nakikipag-usap siya sa kanya tulad ng mga matandang kaibigan sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang edad. Bago bumalik ang kanilang mga pandama, si Senior Armstrong ay tumawa. Sige, Harvey, halika bisitahin ako ng anumang oras, ikaw ay palaging tinatanggap dito. Pag-usapan natin ang negosyo, may dahilan ba na tumawag ka sa akin ngayong gabi? Malinaw na si Senior Armstrong ay mayroon ding isang napakatalinong isip. Dapat mayroong isang bagay na nangyayari para kay Harvey bakit siya tatawag ng bigla.
Naaalala lang nila dati, ngayon ay papunta na sa pangunahing paksa. Si Harvey ay hindi nag-aaksaya ng anumang oras at binuksan ang mga dokumento sa kanyang kamay, pagkatapos ay itinuro ito sa kamera. Makalipas ang ilang minuto, si Sr. Armstrong ay nalilito. Harvey, bakit mayroon kang mga dokumento ng proyekto ng pananaliksik? Kinausap mo ako tungkol dito, hindi ba? Sabi ni Harvey. Tama, ngunit pagkatapos ng aking pagtatapos, nakumpilma ko na walang posibilidad para sa pananaliksik na itong proyekto. Kung isinasagawa natin ito sa isang tunay na sitwasyon sa buhay, magkakaroon ng isang malaking pagkakataon na ito ay magiging sanhi ng isang malubhang may sakit na pasyente upang lalong lumala, kahit na sa punto ng kamatayan. Iyon ang dahilan kung bakit ko nasil ang mga dokumento ng 5 taon na ang nakaraan. Ngunit Harvey, saan ka naghukay ng mga dokumentong tulad nito? Kung naaalala ko ng tama, tinatakan ko ang mga dokumento sa isang pasilidad ng pananaliksik na matatagpuan sa Buckwood, ngunit hindi ako naruroon ng higit pa sa 5 taon. Nagulo si Sr. Armstrong. Hindi niya magawang isipin na ang mga dokumento ng proyekto na mayroon siya, ang inabandona ay magtatapos sa mga kamay ni Harvey. May matandang lalaki na nagbigay sa iyo ng pananaliksik sa pasilidad. Sino ang namamahala sa ngayon? Iisipin ko, sa palagay ko ito ay isang tao mula sa Buckwood na nagmula sa isang pamilyang medikal na may apelyido ng Carlson, na ibigay niya ang pasilidad sa akin. Ngunit nang umalis ako sa Buckwood, binigay ko pabalik ang pasilidad. Sa totoo lang, huwag nating pag-usapan ito. Harvey, hindi bagay kung saan mo nakuha ang mga dokumento, tandaan sirain ang mga ito ng mabilis. Ito ay isang pagkabigong pananaliksik. Hindi ito maiintindihan ng lahat, ito ay hindi dapat ipakita sa publiko. Sinabi ni Sr. Armstrong na may mahigpit na mukha. Huwag kang magbiro sa larangan ng medikal. Huwag kang mag-alala, hahayaan ko silang sirain ng mga tao ito agad. Ngumiti si Harvey. Isa pang tanong, nakilala ko kamakailan ng isang kaibigan na nagngangalang Jensen Carlson. Sinabi niya na kinuha mo siya sa ilalim ng iyong pakpak para sa isang pag-aaral. Jensen Carlson, tila nalilito si Sr. Armstrong. Hindi ko siya kilala. Harvey, marami na mga insidente kung saan ginagamit ng mga tao ang aking pangalan para sa masamang hangarin. Mag-ingat, huwag magpaloko. Tawagin mo lang ako kung mayroon man nangyayari. Maaalala ko iyon. Sige na magpapahinga na ako, tatawagan na lang kita sa ibang araw. Ang telepono ay na-hang up kaagad. Umikot si Harvey. Nanginginig ang mga tao sa kanilang mga paa. Nakatingin sila kay Harvey na parang siya ay ilang uri ng halimaw. Tumingin si Ella Graves kay Harvey na puno ng pagsamba at paghanga. Anong klaseng tao siya? Ginawa niya ito ay walang malaking pakikitungo sa pakikipag-usap kay Sr. Armstrong. Kahit na ang higanti sa mga kalalakihan sa larangan ng medikal, si Gregory Clark ay kailangang magalang sa kanya. Anong mga kwalipikasyon ang mayroon siya? Ang taong ito ay talagang hindi niya kilala bilang dagat, sa pagkakaroon ng katulad ng malalim na pinakamalalim. Tinitigan ni Harvey si Jensen na may mga mata na kasing lamig ng yelo. Narinig mo ang sinabi ni Sr. Armstrong, kailangan ng mga dokumentong ito ay masira ng sabay-sabay. Hindi ito dapat ipakita sa tulad ng para sa iyo at sa iyong pagnanakaw kay Sr. Armstrong na mga dokumento sa pananaliksik. Humingi ka ng paumanhin sa pahayagan ng iyong sarili. Kung hindi, kahit na hindi ako makakaya na alamin ang mga kahihinatnan na madadala mo. Ang mukha ni Jensen ay naging mapotla bilang isang multo. Parehong ang mga kamay niya ay nanginginig ng walang katapusan. Ginamit niya ang kanyang awtoridad na mamahala sa kay Sr. Armstrong na pasilidad ng pananaliksik upang magnakaw ng pananaliksik na mga dokumento. Naisip niya na maaaring makuha niya ang mga dokumento na walang kaluluwa na makakaalam. Narinig pa niya na si Sr. Armstrong ay hindi na nakikipag-ugnay sa mundo ng medikal. Iyon ang dahilan kung bakit kinuha niya ang pananaliksik sa mga dokumento palabas at may publish ito. Hindi niya inakala na malantad siya ng direkta ni Harvey. Sa harap ng patuto ni Sr. Armstrong, walang siyang paraan ng pagtanggi nito.
Nagbibigay ang mga eksperto at iskolar na naruroon kay Jensen ng malamig na hitsura. Ito ay pang-akademikong pandaraya. Walang kahihiyan.